kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG, as in Super Pagnern Secret File ng ating kabisyo na si Elsa. Si Elsa na merong ka-apartment na ang pangalan ay Dina. Dahil di nakakahinga yung mga tao sa paligid niya pag nakakasalamuha siya. And etong Dina na ito ay likas talaga ang kabantutan. So, yeah, tiniis niya ng 6 na buwan ang pakikipag-sama dito sa taong ito sa loob ng isang apartment. Hanggang sa nagka-jowa nga siya recently at yung jowa niyang yun, akala niya talaga, boom, ang bango mula ulo hanggang paa. Pero hanggang pusod lang pala. Charot, wederot! Hindi na natuloy ang giyera. Nag-retreat si Maring Elsa dahil naamoy niya nga ang itlog na bulok ng kanyang boyfriend. So ang dilema niya ngayon, makikipaghiwalay na ba siya sa bago niyang boyfriend or ipapakilala niya ba yung bagong boyfriend niya sa kanyang ka-apartment na si Dina, or baka pwede pa namang marimedyohan yung sa boyfriend niya at lumipat na lang siya ng apartment. At dahil ang dami po nating katanungan tungkol sa amoy bulok na itlog, nanghingi po tayo o manghingi tayo ng opinyon ng isang eksperto pagdating sa pagsusuri ng mga itlog. Let's all welcome mula sa kabilang stasyon, 101.1, yes, the best, here's B-Boy Bibo. Hi mga kabisyo, akalain nyo na invite ako dito hindi dahil sa kung ano lang, kundi para magsiyasat ng mga itlog. Itlog na mabaho. Oh, itlog na amoy bulok. Nakatry ka na nun? Paano nakatry? Wait lang. Nakatry, nakakain ka na ng bulok na itlog. Itlog na mabaho. Sa experience ko, wala pa naman ako na-encounter, pero yung friend ko meron. Ah, talaga? Oo, meron siyang nakain na buhok na mabuhok. Ay, itlog na mabuhok na mabaho. Hindi ba balot yun? So, hindi mabaho yung balot, ah. Oo, ang daming thrill, ang daming twist nung itlog na nakain niya. So, syempre, sinabi niya sa boyfriend niya, medyo na-off ako sa amoy. Ah, sinabi ng harapan. Sinabi niya naman, hindi mo naman pwedeng iwanan na lang basta-basta dahil lang doon, diba? So, baka maremedyohan, masolusyonan. So, sinabi niya yun. Ah, sinabi niya. Pero gano'n na sila katagal? Parang mga ano na rin sila, 1 year na rin sila. Pero nung sinabi niya, ang ginawang solusyon ng boyfriend niya is, inisprayan niya daw ng pabango. So, nung kinain ni ate girl yung itlog ni kuya mo, mapakla. Grabe, parang may alcohol ang na may pakla, perfume oo, pa. So, mas dumobre. Bakit niya inisprayan? Para bumango ata. Eh, hindi ata alam ni Gaya na hindi lang naman basta aamuyin yun. Siyempre, isusubo niya. Nakakaloka, hindi ba mahapdi yun? Oo, kaya... Di ba pag ano, mahapdi yun? Depende, dapat tap-tap lang, huwag mo irarab. Sabagay, dapat ano, parang, ano lang, yung parang napupunas ka lang ng bimpo. Kaya nga, bawal mong gamitan ng, ano yan ng kojik. Kasi panigurado, hindi naman siya puputi, hahapdi lang. De, charot lang, wederot. Pero eto na nga, B-Boy Bibo. Mm. Bago, syempre, tayo mag-drop ng conclusion at kung ano pang mga suggestion sa ating SPG Secret File Sender, pakinggan muna natin yung mga kabisyo natin. Nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, and suggestions. Okay, eto muna, no. Pakinggan natin ang SPG Expert Commentator. Wow. Oh, si Brian Mariano. Take it away, Brian Mariano. Ay, wait lang. Iba yung tumunog. Hindi si Brian lang. Yun. Hindi si Brian yun. Wait lang. Bruno Mars pala itong nandito. Wait. Close ko lang to. Very tita yung pego. Wait lang. Close ko lang. Wait lang, nak ha. Wait lang, nak. Wait lang, wait lang. Ito na, okay, nak. Ito na. Ang masasabi ko kay Elsa, baka naghihintay si Dina na makasabay yung pakaligo ka. Kaya hindi siya naliligo pa. Well, ganito ang ganito. Isama mo yung boyfriend mo na maligo para mag-exciting ang paniligo nyo tatlo. Shampooan dito, shower doon, saka sabunan dyan para mas maging masaya ang bonding nyo at good hygiene pa. Pagkatapos yung bonding kayong tatlo sa banyo, pagpapaligayan kayong tatlo. Mas masarap ang paligayan nyo tatlo, total, maganda at wakin mo kayo at malinis pa sa katawan ninyo at mabago pa kayo.
Tsaka, magtutulungan pa kayo maging sa kwarto ni Lina. Lina DJ Rocky, salamat. So, ginawa nyo pang katulong yung mga sarili ninyo. At gusto kayong sabay silang tatlo na ligo daw. Kaya dapat. Nga eh. So parang... Naghiluran. Oh, naghiluran. Diba? Baka kasi may mga hindi naaabot. Hindi yung... ba? Diba? Parang kaya naman. Kaya naman. Hindi, mahalay mo. Kasi diba minsan, ewan ko ah, ikaw ba araw-araw naglilinis ng pusod? Ay, hindi. Oo, diba? Nga, no? So parang minsan, sa sobrang natural na lang sa'yo yung pagliligo, minsan parang may nami-miss out ka na parte ng katawan mo eh, na spot. So parang minsan, dun namumuo yung mga libag. Baka mamaya lang naman. Iniisip ko lung naman, na yung itlog ng boyfie, baka hindi masyadong nalilibagan, natatanggalan ng libag. Baka kasi nga masakit pag kinuskus. Kasi manipis lang yung balat. Kinukus na ginagano niya itlog. Nilalaban pala. Pinapalo-palo. Bakit ano? Kailangan ipalo-palo. Uy, pero yung ganun na, medyo masyadong wild, or hindi naman medyo, masyadong wild yung imagination ni ano, Brian Mariano. Masyadong pang-advance yung pani. Oo, diba? O, ito sabi naman ni Cyclovin Cayo. Ayan. Ang saya-saya ko po sa programa ninyo. Ang dami kong pinagdaanan, pero dito tumatawa ako. Ayan. Gusto kong pumunta ng market-market pag nagkataon. Pabati na lang po dito sa Valenzuela. Hindi ako magdadalawang isip pumunta sa inyo. Oh. Kaya ako binasa yun kasi in-invite ko na kayo lahat pumunta ng market-market January 28 para sa book signing ko. Meet and greet din yan kasama ng mga ibang Love Radio DJs plus special performances mula kay Jerry and Cedric Escobar. Plus, wow. Ang dami pa namin pamimigay ng mga prizes dyan. Uy, bibo-bibo kapag wala ka na magkaganap. Malapit lang ako doon. Oh, ayan. Wala ka namang gaganap. Punta ka na correct. Doon. Oh, ito. Sabi naman ni Jomar Palunim, kulang lang yan sa ligo. Huwag kasi luhod ng luhod. Paliguan mo muna para hindi ka makaamoy ng bulok na itlog, Ate Sender. Kung ako sa'yo, lagyan mo na lang ng tawas. Shoutout dito sa Tres Marinas Resort, Montalban, Rizal. Tawas. Gumagamit ka nun? Hindi. Kahit sa kinikili, hindi. Sa itlog pa. Pero bakit ganun? May ibang mga tao na gumagamit ng tawas sa mga parte ng katawan nila na medyo may amoy. Ah, parang nga naman syempre ma-eliminate. Ano bang meron? Ano bang component ng tawas at bakit siya nakakabawas ng amoy? Hindi ko rin alam kasi hindi ako gumagamit nun eh. So, bakit di na lang... Try ko nga mamaya mag... Try mo. I-marinate ko sa tawas. Hindi, pero kasi ang hirap din naman amuyin. Correct. Di ba, paano mo ma-check yung amoy, di ba? Mm. So, kailangan mong tumuwad, tama ba? Parang, di ba, parang... tumuwad? Hindi, kasi parang sa isang tao, di ba, self-check. Oh. Di ba, self-check. So, parang ngayon, i-check mo yung sarili mo kung may amoy or hindi. Kasi yung paa, kaya mong amuyin. Correct. Di ba, kapag merong foot odor or parang foot, anong tawag doon? Had-had, ganyan. Yung ano mo, parang amoy mo agad eh. Correct. Pero, yung somewhere down the road. Alam mo, pinakamadaling paraan dyan, kamutin mo, tas amuyin mo yung daliri mo. Parang ang baboy. Tas pa-check mo sa kanya, okay na ba to? Okay ka na ba dyan? Oo nga, no? Kamutin. Diba? Kamutin mo, tas minsan may iwan. Ay, malibag pa siya. Nakikita mo yung kuka mo, naka-French tip na. Nang libag. French tip pala. Tapos imbis na puti yung nandun sa pinaka-tip, itim. Kadiri. Oo, ganda nung suggestion ni Biboy Bibo na pang-expert talaga. Para diba? Maamoy mo, may self-check ka, kamutin mo, tapos amuyin mo yung kamay mo. Uh-oh. Okay, sige, maganda yun. O, ito naman sabi ni Darwin Russell. Ito. Noong college days ko po, nakaramdam ako ng merong mabaho sa room namin. The aircon pa naman. Pwedeng ma-absorb yun. So kay Elsa, be honest to your partner at kay Dina about dun sa mga naamoy mo. And it's up to them kung makikinig sila sa'yo o hindi. Oh, ang seryoso ni Darwin Russell dun, ha? O, ito pa, sabi ni RJ Mallorca. Pisti na yan, walang hygiene si BF. Isang matinding yuck. Okay lang sana kung amoy pawis lang. Kasi sino ba o kaninong itlog ba ang hindi pinagpapawisan, Kadiri? Wait lang, may itlog ba na hindi pinagpapawisan? Wala. So lahat pinagpapawisan. Lahat pawis, tinan mo pa.
Dapat pala sinasalat yun, no? Oo, lalo na nga daw kapag ano, nagmahal ka ng varsity, dapat matik na yan, alam mo na yan. Na pawisin. Huwag ka makikipag ano sa kanya after ng laro. Dapat muna maligo. Maligo muna. Siyempre yun yung best ano. Eh di ba may sinasabi sila na mas okay din paminsan pagpawis-pawis. Bakit may twist? Pagpawis-pawis kasi hindi mo na kailangan ng oil madulas. Magtitiis ka nga lang sa amoy. Oh, kaya dapat nakagano ka. Or dapat tsempohan mo na meron kayong soap sipon, no? Correct. Wala kayong panlasa, wala kayong pang-amoy. Yan, walang panlasa tsaka walang pang-amoy. O ito pa sabi ni Riri, pakinggan natin siya. No, alam mo si Riri, grabe yan. Parang papalitan na ako mag-DJ dito. Oo, ramdam ko ngayon nakapagpahinga ka ng ilang minutes. Oo. Kasi siya yung nag-take away na. Oo nga eh, no. Hindi, actually sinama ko kita para makapagpahinga rin ako. Debiro lang. Hindi, pero ang gandang suggestion nun ha. Correct. Kumbaga, sige, meron akong sobra, bigay ko to sa ano, kasama ko sa apartment. Correct. Na hindi naman siya ma-offend. Kasi depende sa closeness ninyo eh. Pag kaya mo siyang sabihan talaga straight ng nararamdaman mo, ibig sabihin kaibigan mo yan. Correct. Concerned ka. Concerned ka. Pero kapag hindi mo kayang sabihin, ibig sabihin hindi kayo masyadong close. Correct. Kasi nahihiya ka pa. Mahiya factor pa sa'yo na sabihin sa kanya. Totoo. Okay, so yun na, alam nyo na ha. O eto naman ang sabi ni Myra Dar. Itago mo ako sa pangalang M. Laugh trip lang today ang SPG ni Elsa. Sabi nga sa kanta ng Frozen, let it go daw. Ayan, so let go mo na ang boyfie mo. Aww. Ayan, ile-let go na daw. So alam mo, B-boy, B-bo, nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi? Kasi you let me be the one. Char! Na makasama ka dito sa episode na to. Ayan, let go mo na ang boyfie mo, kausapin mo na lang. Baka madala pa sa proper hygiene. At para naman kay Dina, try mong kausapin na naamoy mo sa kanya, baka naman madala ito sa proper hygiene. Nakakatuwang SPG mo, Elsa. Maraming salamat from Myra Dar. Ayan, thank you so much Ernesto Acha Jr. Ayan, at syempre, ayan, B-boy, B-bo. Eto na, nandito na tayo sa part na kailangan na nating sabihin talaga yung tunay nating nararamdaman para sa ating secret file sender. Ano ang pinakamagandang advice na maibibigay mo sa kanya?
alam mo, ang advice ko lang na masasabi sa'yo is kahit papaano eh, gawan nyo pa rin kahit na ng solusyon, di ba? Huwag mo naman agad hiwala yan kasi medyo offensive nga naman yun. Tsaka baka ma-down mo yung feelings ng tao. Di ba? So advice mo siya na ganito yung dapat mong gawin. At ano lang naman yan, para ka lang nagmamahal ng isang tao, tapos isipin mo na lang na kumakain ka ng durian. Kahit mabaho, at least masarap. Nakakain diba? Ka na ba ng durian? Hindi pa nga eh, looking forward. Or kung hindi man yung durian, yung ano na lang na mabaho. Pero di ba may ganun? Yung mabaho pero masarap. Correct. Di ba yung buro? Oo, oh, yung isa pa yan. Nakatry ka na ng buro. Oo. Oh. Yung mabaho buro, pero... di ba mabaho? Mm-mm. Pero kapag nakatikma mo na, ay ang sarap. Yung blue cheese. Pala. Yung blue cheese. Cheese. Oh, diba? Para yung mga truffle, di ba? Hindi naman siya ganun ka bango, pero pag tinikman mo, ay ang sarap. Correct. Depende rin yata sa panlasa ng tao. Mm-mm. So and, kanya-kanya pa rin. Kaya, and I think depende din siya sa pang-amoy ng tao. Kasi may ibang tao na nababahuan sa amoy ng banana. Correct. Ako sa cinnamon. Ayaw cinnamon, ayaw ako na cinnamon. O, diba? So, parang depende sa preference ng pang-amoy natin. Correct. Eh. No, ng ilong natin eh. So, para sa atin, may idea tayo of, may kanya-kanya tayo idea of mabango sa hindi mabango. So, I think yung SPG Secret File Sender natin, sobra lang yung, ano niya, standards niya sa amoy na mabango. Correct. So, ayan, I think you have to work on it. And if you want a long-lasting relationship, ngayon pa lang, isabihan mo na yung boyfriend mo ng harapan. Maging honest ka na sa kanya, and time will come, mareremedyohan din naman yan. Kung hindi, try mo magsabit ng albatros. Okay pa, balls pa mo. Ano yun? Balls pa. Kung may foot spa, may balls spa. Ah, may balls spa? May balls pa pala. Correct, may balls pa. At saka diba yung mga girls merong feminine wash? Ang alam ko sa mga lalaki ngayon, meron na ring masculine wash. Nagagano ka? Hindi. Kasi parang nai-enjoy naman niya yung may amoy. Natural, organic. Okay din yung hindi masyado malinis sa katawan. Correct. Kasi ay, para raw, raw. Para natural. Diba? Basta wag lang talaga BO yung dating. Kasi body odor na yun. Correct. Oh, ayan. So, maraming paraan para makapagsabi ng totoo. Maraming paraan para magawan niya ng solusyon. All you need to do is to be honest sa mga taong nandiyan. Wala naman silang ginagawang masama sa'yo eh. Masama lang yung amoy nila. Pero, pero wala naman silang ginagawang masama sa'yo. So baka unaware sila. So educate them. Yan. At sa mga kabisyo po namin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me rocketer@gmail.com. Maraming salamat sa'yo, B-Boy. Thank you so much. Balik na ako sa kabila. Oo nga eh. Baka mamaya hanahanap ka na. Ayan. I gotta say, BRBS in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Law Radio. This is SPG. As in, super back and earn secret file. Sasakyan si Kyle.